Sino nga ba si Halina Perez? At ano nga ba ang dahilan ng maaga niyang pagkamatay? At totoo nga ba na ginahasa ng EMBALSAMADOR ang kanyang bangkay? Tara at sabay-sabay natin alamin. Vanessa Mayanuri, also known as Halina Perez, was a Filipino actress. Pinanganak noong December 11, 1981 sa Santa Maria, Laguna. At sa Laguna din ito nag-aral ng elementarya at secundarya. Nagkolehiyo sa Universidad ng Manuel Inverga. At di kalaunan ay nag-transfer ito sa Manila. At dahil nga sa kanyang taglay na kagandahan ay dito nga siya na-discover. Matapos siyang ma-discover ng Leo Film, ay kaagarang siyang pinapirma sa kauna-unahan niyang kontrata sa mundo ng showbiz. At ginawa ang kauna-unahan niyang pelikula na Alipin sa Tukso, na ipinalabas noong taong 2000. Ngunit nangamba ang pamunuan ng Leo Film na baka kaunti lang ang manood ng pelikula dahil nakasabay nila ang higanteng pelikula noon na ang dalubhasa na pinagbibidahan ni FPJ. Pero di nila inaasahan na sa unang araw pa lang ay pumutok at dinagsa na ito ng mga manunood na labis na ikinatuwa ng batang actress. At magmula noon ay sunod-sunod na ang pelikula ni Halina Perez na labis na ikinatuwa nito at ng kanyang pamilya. At ayon sa kwento ng kanyang pamilya at ng malalapit na kaibigan ay si Halina Perez di umano ay isa siyang mapagmahal na anak, simple at hindi maarte at hindi maluho. At ang nais lang daw nito ay makatulong sa kanyang pamilya. Ngunit sa di inaasahang pangyayari ay magtatapos ang karira ng isang magaling na actress na si Halina Perez. Si Halina Perez noon at kasama niyang manager na si Isaac at ang apat pa nitong kasama sa loob ng sasakyan ay pauwi na galing Legazpi City matapos itong dumalo sa isang opening ng Photoshop. At habang binabaybay nila ang daan patungo sa Metro Manila ay si Halina Perez ay nakatulog dahil sa pagod at haba ng kanilang biyahe. Habang binabagtas nila ang isang kurbada sa daan sa barangay Kumaday-Kaday sa bayan ng Delgaliigo, Camarines Sur, ay nasalpok sila ng isang F-truck. Dahil nag-overshoot ito at kinain ang kanilang linya, sumalpok ang kanilang sasakyan sa malaking F-truck. At sa lakas ng banggan agad na binawian ng buhay ang kanyang manager na si Isaac Acosta Monio Jr. Habang si Halina Perez naman at iba nitong kasamahan ay sinugod sa Maria Eleazar District Hospital. Ngunit idiniklarang dead on arrival si Halina dahil sa malubhang bali nito sa kanyang leeg. Nasawi din ang kanilang driver na si Domingo Vallejos. At maswerteng nakaligtas ang tatlong iba pa. Pumanaw si Halina Perez sa edad na 22 lamang. Bagay na napakabigat tanggapan ng kanyang mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Ngunit may isang balita na kumakalat na kung saan di umano. Ang bangkay ni Halina Perez ay minalistya at ginahasa ng isang embalsamador. Ngunit ang sabi-sabing ito ay walang katotohanan at hindi napatunayan. Sa isang interview kasi ay walang anumang sugat o gasgas na natamo ang dalaga sa nasabing aksidente. Naakala ng unang Romy's funding mga pulis parang nawalan lang ito ng malay. Kaya noong ay pinagkatiwala ng pamilya ng actress ang kanyang katawan ay hindi maiiwasan maging curious ang ilan. Na kung ano nga ba ang maaaring gawin ng isang embalsamador sa katawan ng isang Halina Perez. Na may natatanging ganda ng mukha at katawan. Kung ano man milagro kung meron man ang naganap sa pagitan ng embalsamador ay siya lang ang tunay na makakapaglahad nito. Pero ayon sa kanya ay malinis ang kanyang konsensya at nire-respeto niya ang katawan na pinagkakatiwala sa kanya ng mga namatayan at mahal sa buhay ng mga taong pumanaw na. March 10, 2004 nang mailibing na si Halina. Bilang si Vanessa Mayanuri. Sa Santa Maria Laguna Catholic Cemetery. Ang lahat ng nagawang pelikula ni Halina Perez ay umabot sa 13 bago siya pumanaw noong taong 2004. At hanggang dito na lang ang kwento ng maagang pamamaalam ni Halina Perez. Kung nagustuhan nyo ang ating topic ngayon ay, baka naman, e like mo na at subscribe ka na sa ating munting channel. At pindutin mo na din ang notification bell para updated ka sa mga susunod na kwento. Hanggang sa muli natin pagkikita. Maraming salamat!